This is Miss Isolde signing in. Our vlog today is all about reading vlog. Again and again and again and again. So guys, the book that I am going to read today is Taran At First Sight by Nicholas Sparks. I have only 4 books of Nicholas Sparks. So this is the last book that I have. So what it is all about? It is a novel. This is a best-selling novel because Nicholas Sparks. Napakagwapo niya, di ba? So, yeah. Let's see what will gonna happen in this book. So, and if you're currently watching me right now, please subscribe on my YouTube channel. Click the like buttons and hit the notification bells for more video updates. Let's start this, guys!
So yeah, guys, I am currently reading Nicholas Sparks' At First Sight. This is my first day of reading, and I am at page 38. So here it goes. Oh yeah. So, oh my God, while reading this book, I am hearing also the audio book of this. So, mas magandang magbasa while hearing the audio books like Tahereh Mafi. So, while reading Tahereh Mafi books before I read this book, I am also hearing the audio books of her while reading her books. And mas maganda na magbasa na may narinig kang boses sa tenga mo while you are reading, and maganda as in. So yeah, the story of book is at the first part. Yeah, this is all about Jeremy. You know, the main character here is Jeremy, and there is a lady he met. Yeah, so Jeremy was like researching for something mysterious. Si Lexi is meron siyang indifference, like because namatay yung parents niya in front of her, guys. I don't know what's happening pa. Wala pa nakikwento dito. Anong nangyari sa magulang niya? Wala pang nakikwento sa libro. So yung first part nito sa New York City, pero nakilala niya sa remote area si Lexi at North Carolina, guys. Kasi itong si Jeremy kasi ay nag-research mysterious things, pero wala pa nakalagay dito pa anong mysterious na yun. Okay. Pa niya kilala si Lexi, guys. Hindi pa niya kilala si Lexi as in ni middle initial, hindi kilala din. Makakasala na, engaged na sila. And then, ganun, guys. Pero, alam ni Jeremy, parang nag-assume sa Jeremy na ito yung pinag-aralan, mga ganun. Hindi ng age nga, hindi alam eh. Pero buntis na nangyayari yun. So, ngayon, pakakasalanan niya si Lexi, guys. Dito. At nakilala na rin ng magulang ni Jeremy itong si Lexi. At nagustuhan naman ng mother ni Jeremy si Lexi. So, ayun. Let's see what will gonna happen. And maganda pala yung may audiobook talaga while reading the actual book. So guys, ganun ako magbasa. Ang range of speed ko 1.5. If 2 yung highest and 0 is the lowest. So for range yun, 1.25, 1.5, 1.75, then to 1.5 ako. So yeah. Oh my God. Yung next na book na babasahin ko, The Selection, I have also audiobook of it sa aking laptop. Yung Tahereh Mafi, wala akong audiobook na sa laptop. Sinerge ko lang sa YouTube, guys. Pero napakaganda eh. Gusto ko nga i-download din yung audiobooks ni Tahereh Mafi. Pero pag natapos ko ito, upload ko siya. Maganda kasi yung books, yung audiobooks ni Tahereh Mafi din, guys eh. Para kang nasa cartoon, nanonood ng X-Men, you know. Ito naman, ang nagbabasa dito sa audiobooks ni At First Sight, Nicholas Sparks, lalaki. Kay Tahereh Mafi, babae. So, yeah, guys. Today, it's 2 p.m. in the afternoon, and I'm currently reading At First Sight. I am at page 68. Oh my God, I started reading this book 11 a.m. in the morning, and so tagal ko magbasa. Pero I rested for 1 hour or a half hour just to eat my lunch. And yeah, I am at part 13 sa audiobooks ng At First Sight ni Nicholas Sparks. And I realized this part is somewhat like a thriller. Like Jeremy was going to his future library, I guess, kasi nire-renovate yung bahay. So nakita niya doon si Jed. Tapos doon sa room, nakita niya
He headed down the rough path towards the shack. The smell of death and decay hit him long before he pushes his way inside. Center in the corner was a long wooden workbench covered in stain. The chair and assumed were blood and strain about where dozens of knives and other assorted tools, screw holes, and a few of scariest pliers and knives he had ever seen. Along the wall sits atop and a shelf stuck into corner were countless examples of GNC work. Everything from busts of opposition to gear, though he had peculiar habit of making everything he mounted appear as if we're about to attack something. Off to Jeremy's left was what seemed to be counter where business was transacted. Its too was sustained and Jeremy found himself growing spacey. So Jed wearing butcher apron while working in wild boar, looking up Jeremy entered, he froze. "Hey Jed, how are you?" Jed said nothing. "I just thought I'd come to see where you actually do your work. I don't think I've mentioned my interest, but I find your work quite amazing." He waited to see if Jed would speak. Jed merely stared at Jeremy if he were bugged and had blood splattered on the windshield. So, si Jeremy talaga grabe, nakakatakot na nga eh, parang he looks onto the positive side pero hindi naman sumasagot si Jeremy. Alam mo, may blood doon sa kwarto and then maraming knives, then amoy patay na something, decay. Oh my God, it is somewhat like trailer, guys. So, yeah. So, Jeremy tried again trying to ignore the fact that Jed, absolutely enormous in fury, was holding a knife and didn't seem to be in the best of moods. He went on, "You know how you make them look like they're snarling, close, exposed, ready to pounce." Ganun ang itsura niya. So, quick. So, ano talaga siya, scary. "I never seen that before. At Museum Natural History up New York, most of animals look friendly. Yours look like they're rabbit or something." Napaka-scary. Hindi nagasagot yung lalaki, yung Jed. Sorry, kumain kasi ako ng piyaya kanina. So, oh my God! So, may pagka-trailer din itong At First Sight. Kasi ito bang yung pass ni Lexi, hindi pa kilala talaga siya ni Jeremy. Kung bakit, syempre, At First Sight nga eh. So, napaka-scary ng binabasa ko doon sa part na part 13 ng audiobooks. Pero page, ano siya? 67, 68, gano'n. 68 to 69. So, yeah. See you later. So, guys, I'm sorry about my hair. I don't comb my hair today, but you know, it's look amazing. So, yeah, I am at page 70 to 73 of At First Sight by Nicholas Sparks. So, yeah, here it goes. Ayan, ayan, ayan. So, yeah, I realized dun sa last part na to, nakita niya ang kanyang fiancé niya si Lexi, na may kausap na lalaki. Na hindi alam ni Lexi na nandun yung fiancé niya. He was at the library, I think, yeah? And then, nakita niya sa window, may kausap na lalaki. I think, sa pizza house, something. And then, nakita niya si Rodney ang kausap. Then, parang, you know, lumipat yung asawa niya and then, naging magkatabi, then holding hands. So, something fishy is going around here. Kasi nga si Lexi, bigla na lang yung ginawang fiancé, pinangasawa, hindi pa naman niya alam kung ano yung past noon. Nabuntis si Lexi, ay si Jeremy, which is yung main character dito, is
may something wrong sa kanyang, you know, sterility, hindi makabuo ng baby. Tapos biglang buntis si Lexi. So, there's something fishy in here. Baka hindi sa kanya yung baby. Oh my God! Hi guys! So, today is 4 p.m. and I am at page 108. Ito, wala ito nakalagay na page. Pero dito sa kabila, syempre guys, 109. So, yeah. And I am at part 21 ng audiobook ng At First Sight author Nicholas Sparks. So, yeah. As what I have read in this book and done for some chapters. Oh my God. I realized, di ba si Jeremy, hindi naman siya pwede magkaanak. At kami ng test na ginawa, na-proof na hindi siya pwede magkaanak. And then, there is Lexi na nabuntis niya, na hindi niya alam kung ano yung past. So, ngayon, nandito ko sa part na kung saan na may nag-email kay Jeremy na capital letters, how did you know that anak niya yung dala-dala ni Lexi? So, nagdalawang isip siya. May yung instinct ba? Alam niyo yung instinct? Pag instinct ang nagsabi sa inyo, guys, totoo, guys. Kasi yung meron dito ang friend sila na si Doris, siya yung psychic ba? Kung babaga, meron siyang clairvoyance na tipong nalalaman niya kung ano yung mangyayari. Yung mga ganun. Paminsan, ganun din ako. Merong times na, alam ko na yung mangyayari. Ganun. Kaya parang nakakapag-hula ako. Minsan, may ganun naman talaga. Minsan, di ba? Instinct nga natin. So, yung si Doris dito, yung parang natuloy na family. Ngayon, nandito ako sa part sa 108. Gawin ito 109. So, 107 muna tayo, guys. Si Lexi nagpaalam kay Jeremy na dun sila tutulog kay, dun siya tutulog muna kay Doris. And then, napadalawang isip si Jeremy. So, oh my God. And then, parang nag-isip siya na bakit din niya alamin kung totoo bang nandun si Lexi kay Doris. So, pumunta siya doon, guys, kahit gabi. At alam nyo ba, guys, wala doon si Lexi. And then, syempre, alam niya yung bahay ng Rodney, yung ex. Yun yung, siya yung nasa library kasi, di ba, writer siya. So, guys, ayun, how many times niya nakita si Lexi, yung kay fiancé, na kausap si Rodney, yung ex, na holding hands, magkatabi, ganun. And, come to think of it, guys, pag kayo ba nakarama ng instinct na totoo, ako, maraming beses ako nakakadama ng ganyan. At totoo talaga, guys. So, yeah. Pumunta siya doon kay Doris sa bahay. Wala yung card ni Lexi. Nung pumunta siya kay Rodney, doon nakita niya sa parking lot ng bahay ni Rodney si Lexi, yung kanyang papakasalan. Fiancé. Actually, 2 weeks na lang kasal na. At hinala na yung bahay. Lahat ng pera niya sa account niya, pinagawa niya ng bahay para sa baby siya yung gumastos. My God, guys, parang ano to ah. Parang niloko siya nun ah. Parang siya ang gumastos sa lahat-lahat. So, yeah. Yun yung story dito. Let's see what's gonna happen next. Oh, my God. And I am at part 21 na ng audiobooks. My God. Parang nasi-sense ko na eh. Yung hati kong ganito. Diba? Napaka-ano naman, paninibawa, rational ba yun? Irrational pa, hindi mo naisip yung mga bagay na yan, pero nararamdaman mo na eh. So, yung instinct na yun, sometimes si Papa God na din yung nagbibigay sa'yo ng sign na may gagawin sa'yo masama yung kapwa mo. So, you need to be careful. You know? So, yeah. See you later. So, nag-wait sila ngayon. Sana, ako sabi ko, nung binabasa ko to, nung nalaman ko yung amniotic valve, narealize ko, sana hindi siya ma-attach sa baby. Diba? Kasi, pag na-attach yun, dumikit yun sa baby. Madi-deform yung kanyang, kung sa upper extremity, madi-deform yung baby mo kanina. So,
So, sana wag naman, diba? Yun. Ano ba yung nagpo-cause ng magkaroon ng amniotic band, guys? Bakit ba nagkaroon ng amniotic band pag nagbubuntis ang isang babae? Charot. So, guys, research ko pa sa Google kung tama yung aking hinala. Just to validate my information, to be honest with you, mahirap naman magsalita dito sa reading vlog ko ng mali, diba? So, as you can see, sinabi ko kanina, yung amniotic band syndrome, yung amniotic band na naka-float doon sa loob ng tiyan ng babae, ay nag-cause ng rupture sa amniotic sac na kung saan yung part ng amniotic sac ay nag-float. Nag-floating doon sa amniotic fluid na nakapanasun sa bata, diba? Yun yung cause ng amniotic band. So, tinanong ko kanina, bakit at paano ba nagkakaroon? Bakit nagkakaroon ng amniotic band na nag-float? So, ang sabi ko, sa isip ko kanina, maybe it is genetic. Maybe talagang genetic na. Sa family nila, sa history nila, merong abnormalities na ganun. So, meron akong nabasa ngayon sa Google na additional, guys, na kaya nagkakaroon ng amniotic band, ang tendency, uminom siya ng gamot na kung saan, gamot sa mga, halimba may sakit sa stomach, sa gastrointestinal tract, or anything else. So, pag uminom siya nun, it may induce like miscarriage or abortion. Like, pag uminom siya ng misoprostol na gamot, like that, example ko lang, example na ano yun, na gamot, pag uminom siya nun, may induce ano siya, abortion. So, mamamatay yung baby niya. So, naisip ko lang, guys, maybe like she want to abort their baby before. Baka uminom siya ng gamot na kung saan ay hindi naman natuloy yung abortion, diba? Tapos, na since nasira yung amniotic sac, nag-float dun. Parang ganun, feeling ko lang ha. Pero hindi naman siguro kasi gustong-gusto niya magkaroon ng baby. Dito sa librong to, baka naman sabihin nyo naluloko at iba yung kinikin to. Knowledge lang, additional information, guys. Kapag uminom siya ng drugs na medyo sa abortion, it may cause amniotic band. Ngayon, masisira yung, magkakaroon ng rupture, masisira yung amniotic sac. Tapos yung part of tissue na nasira yun, guys, magpo-float na kung saan yung baby nandun. Sa amniotic fluid, nakasaround din sa kanya, sa fluid na nakasaround. Yung amniotic sac, yun yung nakaprotect sa kanya, guys. Pag nasira yun, yung part of that, because of the rupture, will float. So, yun ang dedicate dun sa baby at maaaring mag-cause yun ng abnormalities or deformities. So, yun lang ang masasabi ko, guys. So, naisip ko naman sa aming pinag-aralan, kapag uminom ka ng antibiotic at ikaw ay buntis, just an info, harsh antibiotic may cause also deformities. So, yeah, guys! So, nabigay pa ako ng additional information when it comes to the book that I am reading. So, additional information. Nagturo pa ako ng konti. So, pasensya na eh. Sabi ka na, pasensya na guys. Baka sabihin nyo mayabang ako. No. I'm just sharing what my knowledge with you guys. Hindi naman ako madamot guys. This is a share, diba? Lalo na yung pag-share ko ng books with you, yung story ng books. So, nagkakaroon kayo ng information. Ay, yung book na yun ay napanood ko doon sa YouTube channel ni Miss Isolde. Yan ay tungkol dito. O, diba? Kahit hindi mo nabasa yung libro, at least may nalaman kang kunting information. Meron kang pangbida. Meron kang alam na. O, diba? So, yeah. Let's continue reading, guys. See you later. Oh my god, guys, it's 12:15. Madaling araw na. Oh, it's midnight. So, natapos ko na, guys. So, yeah. The ending was so sad. I think, oh my god, I can't imagine. Namatay si Lexi sa panganak, guys. And yung bata is okay. Hindi nila alam kung bakit. Ano nangyari kay Lexi, you know, the amniotic band was not attached and the baby was strong.
Pero hindi dahilan yun kung bakit namatay si Lexi. Kumbaga, nagkaroon yata ng amniotic or what? Embolism? Like that? Or nagkaroon embolism and nag-travel amniotic papunta sa heart. Yun ang saninang kinamatay niya. Oh my God, I can imagine that. So sad. So sad yung, mayroong part dito na naiyak ako, pero yun naman ang okay siya. So yeah, that's all my vlog for today. Actually, nabasa ko lang siya ng one day, guys. I thought I will finish it in 2 days. Because if I don't have audiobooks, maybe I can finish this for one day. I can finish this for 2 days. But because of audiobooks, na-finish ko siya ng isang araw. And almost, I think, 8 hours. So, yeah. That's all my vlog today. And if you're currently subscribed to my YouTube channel, hit the likes button inside the comment. So, please wait nyo po yung aking review for these 2 books. Gagawin ko siyang magkasama na kasi paras naman siya ng Nicholas Sparks. So, wait nyo po guys after this loading of this video, I will gonna upload the review of Nicholas Sparks books. So, yeah. Please subscribe on my YouTube channel. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Hit the like button and click the notification bell for more video updates. So that's all my vlog for today. This is Miss Isolde. Bye bye.